Sa dami nga ba naman ng mga Filipino-Chinese na nagkalat dito sa bansa? Sino nga ba ang hindi mali nito? Kasi marami nagtatanong, sino ba yung mga Chinese sa Chinese, Chinese taga Binondo, taga Quezon City, at yung mga taga China? Well, marami mga misconceptions tungkol sa amin. Malalaman nyo lahat yan dito sa Kwentong Chinoy. Myself, Emma Chinoy, at marami rin ako na-experience na pagsistereotype tungkol sa mga Chinese. Kagaya ko, sabi nila, gwapo raw ako, mayaman at gentleman, lahat na raw nasa akin. Well, totoo naman yun, no? Pero ang tanong, sino nga bang Chinoy? Ano ang kaibahan ng mestizo at saka ng Chinoy? Malaking portion yan yung time frame. Yung mestizo, lumabas yan, nabansagan silang mestizo noong panahon ng Kastila kasi naging middle class sila. So sa tinagal-tagal ng kanilang mga ninuno dito, mga 100, 200 years, di kumita na ng pera, nagsettle sa Pilipinas, nag-asawa ng mga Pilipino mula sanglay, naging mestizo. Yung mestizo, ibig niyang sabihin ay halong Chino, halong Filipino. Ang tawag sa kanila, Huaqiao or Huaqiao in Mandarin. Ano naman kaibahan nun? Para silang OFW. So sila yung OCW, Overseas Chinese Workers. Hanggang sa ngayon, sa panahon ngayon, Chinong Pinoy na tayo. Kaya, Chinoy. So we listed the top stereotypes about the Filipino Chinese. At nangunguna dito, pag Chinese ka raw, magaling sa negosyo. Mula hardware, eatery, bakery, milk tea at kahit ano pang tea man yan. Ang salitang negosyo o business ay laging nakakabit sa mga Chinoy. And to top that, people would always believe that the Chinois have the golden touch and can make any business successful no matter what. Ma'am, totoo ho ba na pagka Chinese ay magaling sa negosyo? That's what I know. Bakit po? Eh, magaling ho. Successful lahat ang kanilang business venture. Yes, very good. Bakit magaling sa negosyo mga Chinese? Siguro magaling sila mag-isip ng mga techniques. Yun ang sabi nila. Mag-Chinese talagang marunong talaga sa negosyo. Magaling. Malaking bahagi kung bakit naiisip ng tao na Chinoy, wow, business! Kasi kalahati ng populasyon ng mga Chinoy nasa Metro Manila. Marami talaga yung nasa business. Bakit? Dalayan ng mga batas ng Pilipinas na hindi pumapayag na ang mga Chinoy ay kumuha ng ibang trabaho. Anong gagawin nila? Diba? So hanggang business lang yung pwede nilang gawin noon. So the earliest Chinese Filipinos had their own share of hard times before they became bosses of their own companies like today. Eh ano nga ba ang mga naging unang trabaho ng mga Chinoy? Kailangan nating intindihin na nung nagdagsaan dito sa Pilipinas ang mga Chino nung panahon ng Kastila, ito yung mga Chino na no read, no write. Ang kaya lang talaga nilang gawin, magtinda-tinda. Hindi pa yung tindahan na may stall ka, may kiosk ka. Talagang naglalako sa kalye. Bukod sa pagninegosyo, ang sabi nila, lahat ng mga Chinese magaling daw sa math. Alam mo ba na ang mga big companies dito sa bansang to, ang karamihan nito ay may-ari Filipino-Chinese. Hindi naman siguro lahat ng mga Chinoy ang magaling sa math, di ba? May times na. 81. Isa pang dahilan kung bakit feeling ng lahat ng tao businessman yung mga Chinoy, kasi karamihan sa mga Chinoy, retail. So araw-araw mo siyang nakikita. So feeling mo ngayon na lahat na lang ng business sa Pilipinas, pag-aari ng mga Chinoy, which is not true. Wala namang masama, di ba? Walang masama na gawin natin siyang self-fulfilling prophecy na ine-expect ng mga tao maging magaling tayo, eh di galingan na lang talaga natin. Hindi ko siya nakikita na isang negative factor. Gamitin natin itong misconception para pag-igihan yung ginagawa natin. Eh, maitanong ko lang, meron bang trademark na makakapagsabing may unique characteristics ang isang business ng Chinoy? Ang dream is magkaroon ng trademark of honesty and transparency.
Pag Chinese yung katrabaho mo na sana lahat ng tao sasabihin, uy, ang galing-galing yan kasi napaka-honest, napaka-transparent, hindi kami dinadaya. Pero sana kung merong isa na makikilala yung Chinoy business is for honesty and integrity. Okay. Ayan ang susunod na... Dito ba? Okay. Ayan ang sinasabi kong mga common misconceptions or stereotype tungkol sa mga Chinoy. Hindi namang masama magkamali. Pero, mas maganda kung aalamin natin kung ano-ano nga ba ang kultura ng isa't isa. Ako po si Stanley Chi at magsama-sama tayo sa susunod na Kwentong Chinoy.